Hello po sa inyo lahat. Pag-usapan pa natin ngayon kung paano po gumawa ng thumbnail sa YouTube. Ginagamit ko pong thumbnail ay Eraser tsaka Pixelab. So ang una niyo pong gawin, mag-download po kayo ng thumbnail eraser. Ito po ang thumbnail tsaka eraser po, Pixelab at background eraser. Kita nyo po dyan sa ano, Pixelab at background eraser. So unahin po natin, pag nakapag-download na po kayo ng Pixelab at background eraser, so unahin nyo po ay ang background eraser. So i-click nyo po ang background eraser, tapos click nyo ang load po to. Tapos maglo-load po yan. Makita nyo po sa inyong gallery, maglo-load po yan. So check nyo na sa gallery nyo kung ano yung napili nyo, napili nyo para mapag-ano na natin, ma-erase natin yung background ng napili nyo. So dito, ito yung napiliin natin. Kung wari ito, pupunta na tayo dito sa pinaka inbox ng eraser. So ika-crop nyo lang siya muna, then crop ulit, then i-check nyo lang to ang done. Then dito sa ilalim, makita nyo sa ilalim yan, click nyo yung auto, click nyo yung auto. Pag click nyo yung auto, click nyo at makikita nyo na, i-press nyo lang, nag-automatic na po yan. Tapos magic naman, mas maganda din, pareho lang, magic nyo lang din siya para matanggal lahat po ng background niya, para mabilis po magic. For example po, nagkamali kayo dito, nagkaroon ng ganyan, gagawin nyo po repair lang, click nyo po repair, yan, magre-repair na po ulit siya. Yan, so ang manual naman po, para manual lang, manually lang click nyo, para mag manual lang, click nyo manual, manual lang po siyang mag-i-edit. Yan na po. Tapos kung nakikita nyo po dito, may size dito. Size, kung gusto nyo yung malaki yung pagbura nya, so i-add nyo lang po yung size nya dito. So i-add nyo lang size, so malaki na yung makabura na sya na malaki. Yan, dandahan lang po. At pag okay na po yan, pag sa tingin nyo po medyo okay na yung ano nyo, maganda, yung maganda nyo po gawin ay done nyo na po. Done. So makikita nyo ulit yung picture na ang iba hindi pa nabura, smooth nyo lang. Yan, nabura na po at lagay ko ng save. Tapos na-save na po yon at mag-finish na po. Tapos punta kayo dun sa gallery nyo, makikita nyo na dun ang in-edit nyo. Ito na po, tatlo po ang ginawa ko dyan. Makikita nyo po yung tatlo dyan na po. Then ayan na po yung tatlo. Tapos muli, Pixelab. Yan na po, i-click nyo lang po yung Pixelab.
I-click po natin yung Pixelab. Ayan, nakikita nyo na po. Makikita nyo po yung thumbnail kong ginawa. Maganda po yung thumbnail na yan. So, ang una-una nyo pong gagawin, default nyo muna. Tapos, tayo ng image size. Image size po natin is YouTube thumbnail po ang gagamitin natin. YouTube thumbnail. Yan po ang YouTube thumbnail. Pag-click nyo yung YouTube thumbnail, i-okay nyo na po at nakikita nyo na po. So, gagawa po kayo ng background nyo. Kahit anong background. So, dito po sa pinakababa na para ma-notify nyo. Diyan po sa pinakababa sa sa text po tayo. So, may default. Gusto nyo po dito po punta po kayo doon sa add. Add po. Ayan. Click nyo lang po yan. Add from gallery. So, i-add po natin kanina yung ginawa natin. Dito po sa may eraser. Ang pangalan. Ito ano po. Oh. Ayan. Check nyo lang po. Tapos, pwede siyang palitin o palakyan. Yan. Ilagay nyo na po. Palakihan o paliitin. Tapos, punta tayo dito ulit sa may letter A. Sa may square na to. Punta tayo dito sa may shadow. Sa may, hindi pala shadow ko na. Stroke. So, click natin yung stroke. Enable natin. Yan po yung background na puti. Yung makikita nyo. Tapos, i-plus nyo. Gaano kalaki yung gusto nyo maging ano nyo. Then, click nyo yung enable. Tapos, gagawa po tayo ng text. So, pumunta na sa text. Add po tayo ng text. New text. Double click yung new text. Lagay tayo paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Check natin yung okay. Nakikita na po natin yung malaking letter. So, punta tayo po dito sa size. Size ng letter kung paano kalaki. Dito na natin na konti. Bali, i-enter natin to. Para medyo enter natin yan. Okay. Yan na. Size. Okay lang. Yan. Tapos, okay na po. Okay natin. Punta po kayo sa may stroke ulit. Inable natin kung anong color po ng stroke nyo. Check lang po natin. Stroke color red. Itim. Red siguro. Pwede nyo add na red. Yan. Check nyo lang. At okay na po yan. Tapos mag-add po tayo ng picture sa gallery. Yun. Paniitin nyo lang po ito. Tapos pwede po natin itong maglagay po tayo dyan ng gusto nyo ng shadow reflect.
Okay po. O kaya reflection. Reflection. Para maganda tingnan yung reflection siya ngayon. Tapos perspective po natin. Pwede na po siya natin palakihin. Para maiba naman po yung posisyon niya. Inabo lang natin. Yan. Tapos check. Finish na po ang paggawa natin ng thumbnail. Hanggang sa uli po, salamat. I hope na nag-enjoy kayo. Subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko.